Depende yan sa kahulugan natin ng sustansya. Pag energy, naabot na ng Pilipino on average, pero vitamin A and iron, batay sa datos ng Food and Nutrition Research Institute, mukhang kapos pa. Sa larangan naman ng pagkain, medyo may overconsumption tayo ng mga fatty foods and sweet foods, pero kulang naman yung consumption natin ng mga vegetables, fruits, meat and meat products, pati dairy. So parang kaakibat nito is medyo mahal masyado itong mga produkto nito kaya hindi natin maabot yung standard. Siyempre, karamihan ng ating mga households sa Pilipinas, kinukuha itong mga pagkain sa market. So pag bumaba ang income ng mga household o tumaas ang presyo ng mga produkto, nagiging less affordable at less accessible itong mga produktong ito. So halimbawa yung COVID-19, lalo na nung 2020, nung maraming lockdown, bagsak talaga ang ekonomiya natin, bagsak yung income ng mga tao, maraming walang trabaho, kaya hindi sila makabili ng sapat na pagkain. Nung nag-inflation naman na tumama sa atin noong 2021 hanggang sa ngayon, no, last week nalaman natin na 8.7% pala yung inflation nung January, ay nagiging less affordable din sa mga households yung mga pagkain. So talagang masama yung epekto nito at na-confirm natin ito sa ating study dito sa PIDS. So nabanggit na natin na ang dalawang factor na nagdedetermine ng affordability ng pagkain ay yung purchasing power ng household at yung mga presyo ng mga bilihin. So about purchasing power, nakakatulong yung mga income augmenting programs katulad nung cash transfers, nung bayanihan nga na ginawa ng gobyerno, nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Meron din tayong long-term program ng cash transfer na yung sinatawag na 4Ps, kung saan based on some conditionalities, yung mga mahihirap na pamilyang Pilipino nakakatanggap din ng cash aid from the government. About the presyo naman ng mga bilihin, kailangan unang-una maging mas productive yung ating agricultural sector para mas madaming supply at mas bababa ang presyo. Kasi kapag kaunti yung supply, syempre tataas yung presyo. Ganun din, meron dapat alternative means of getting affordable food na kung kailangan, angkatin sa abroad kung mas mura ay pwedeng maging open yung option na yan alang-alang sa mas affordable at nutritious food para sa ating mga kababayan.